Kita kum paruun. Ang kwentong ito ay base sa aking sariling karanasan. Isang araw, habang ako ay pauwi galing sa paglalaro ng volleyball, ako'y sobrang pagod at antok na antok na. Ako ay umakyat at pumasok sa aking kwarto. Nagpalit ng damit at natulog ng nakahubad dahil sa sobrang init at ayoko muna magbanlaw dahil baka mapasma ako. Pinagpagan ng kama at dali-daling humiga at binuksan ang telepono. Nag-check ng FB, nanood ng YouTube. At pinatay ko ang ilaw. At ayun na nga, nakaramdam na ako ng antok. Sobrang lamig ng panahon ngayon. Ramdam na ramdam ako ang hangin na lumalabas sa aking electric fan. Kasabay pa ng hangin na pumapasok sa aming bintana. Ilang minuto, ilang oras akong natulog at pagising ko, may naririnig akong na bumubulong. Bulong ng isang lalaki na hindi ko maintindihan, na ang akala ko ay sa baba namin dahil nanonood ng TV ang aking nanay. Di ako ay tumayo dahil nararamdaman ko na ako'y nagugutom. Hindi ko pinansin ang nagsasalitang lalaki na aking naririnig. Pagbukas na pagbukas ko ng ilaw, pagharap ko at kukuha ako ng damit sa aking aparador, ay may nakita kong isang lalaki na nakaupo sa upuan ng mga pambata. At tama nga ang hinala ko na siya ang naririnig ko. Ako ay napasigaw. Ako ay napatili. At ang mama ko ay umakyat na mabilis. Ang tito ko ay umakyat din ng mabilis. At tinignan kung anong nangyari sa akin. Dahil sa takot ko, may isang lalaki na nakapasok sa kwarto ko. Lalaki na nakaupo sa upuan ng pambata. Hindi ko kilala ang lalaki kung sino siya. At nung sinabi kong sino siya, ay nagtatakbo siya doon sa doon sa bintana. Nakabukas ang kalahating bintana namin. Doon siya dumaan. At sa sobrang gulat, maraming nakakita na ang lumabas sa bintana namin ay isang pusa. Sabi ng mga tiyahin ko at tito ko, baka ako ay namamalikmata lang. Pero hindi, kitang-kita talaga ng aking dalawang mata na lalaki, na ang isang mata ay may puti na parang nabulag. Ahabulin ko sana ang lalaki pero nakahubad ako ng mga oras na iyon. Sino kaya siya? Hanggang ngayon ay nakatanim pa rin sa isip ko kung sino ba ang lalaking iyon. Ano ang kailangan niya sa akin?
Nakatakot man ang pangyayaring iyon. Ayun ang hinding-hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Kaya ramdam na ramdam ko ang pangyayaring bumalot sa aking buhay na iyon. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa kanya, kung sino man siya, kung pusa ba talaga siya o totoong lalaki. Nakatakot na karanasan na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Kaya kayo, mga kachika, kayo ba ay may karanasan na nakakatakot? Ikuwento niyo po sa amin. At para naman maalis ang takot sa iyong sarili. Kaya hanggang sa muli, paalam.